Kamusta mga chong? Panibagong araw, panibagong buhay at syempre panibagong episode na naman ang pag-uusapan natin. Hindi pa man nakakaisang linggo sa pagbabalik ni Coach Yenggeo sa Rain or Shine Elasto Painters ay agad na binuto ito ng samot-saring katanungan at ang isang tanong na nangibabaw dito ay kung magagawa ba ni Coach Yenggeo na masungkit ang ikatatlong kampyonato ng prangkisa ng Rain or Shine sa tatlong taon itong pinirmahang kontrata sa E-Painters. Nakagad naman itong sinagot ni Coach Yenggeo ng I am managing expectation to a great extent. There is a cycle happening in the PBA and it is stuck against the independent teams. You have to be extraordinarily lucky to win a championship. Historically, we Elasto Painters were the last independent team to do it in 2016. And nowadays, just getting to the semifinals is like winning a championship. At totoo naman talaga to, dagdag pa niya na for us to have great players, it will take years to develop them in your own backyard. Unlike money teams, they can acquire great players in an instant. Will you please repeat it? Unlike money teams, they can acquire great players in an instant. Chitae, happy ka na? Ano kaya to eh? Tanga talaga. And this is very true talaga, no? Hay nako PBA, bakit ba kasi hindi na lang i-implement yung salary increase yung mga teams na hindi kayang magbayad ng malalaki gaya ng ibang independent teams, ganun na lang talaga. Kailangan na lang talagang magpasensya at mag-develop ng mga young talents upang kahit pa paano ay makasabay sa mga malalakas na team. Ang problema ay after 3 to 5 years ay iniiwan na sila at sasali sa mga malalaking teams. Pero at least naging legal sila sa mga PBA fans, di ba? Sa mga team owners naman walang naging pilitan. Pero gaya ng Rain or Shine na gustong manalo pero hindi kayang magbayad ng malaki. Parang ganito lang 'yan mga chong ano. Nay, gusto ko mag-aral sa Ateneo. Tsaka sana nay dagdagan mo ring allowance ko. He, tumigil ka diyan. Diyan ka na lang muna sa public school. Tsaka wala pa tayong budget para sa hiningi mong dagdag na baon. Oh, ganern. Ma'am, galing mo pala diyan ah. Hindi ko alam ah. Example ko lang yun ha, so balik tayo sa topic mga chong. Ayon din kay Coach Yenggeo ay bagamat 5 minuto lamang ang kinailangan upang makumbinsi siya ng Rain or Shine team owner na si Raymond Yu and Terry Q na mag-sign at bumalik sa Rain or Shine. Inamin niya na ang Ross ay isang very small team, ngunit sinabi niyang susubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makasabay sa mga heavyweight sa liga. O ano, akala nyo tapos na? Pabungad pa lang yan, ito ang malupit na take ni Coach Yenggeo sa liga. Sinabi ni Coach Yeng na 5 times harder for an independent team to win a PBA title. Huwag ka na mag-Ingles! Nang oras ng opisyal nang bumalik si Coach Yenggeo sa Rain or Shine Elasto Painters, inamin nito na naging 5 beses na mas mahirap para sa mga independent teams ang manalo ng championship laban sa mga ball clubs na kontrolado ng SMC at MVP teams mula nang nakakuha siya ng kampyonato noong 2016 Commissioner's Cup. 6 na taon na nakakalipas mula nang manalo ng championship ang isang independent team at ito nga yung Rain or Shine Elasto Painters noong 2016 at 4 na taon ang nakalipas mula nang may isang independent team na nakapasok sa finals at ito ay ang Alaska Aces noong 2018. Sinabi niya din dito na if you're an independent team in the league now, everything is stacked against you. If you're a team with an honest and sincere desire to win a championship, how can you compete against the resources of these two groups? What can I read English? The playing field is no longer even. Not just that, it's not anymore transparent what happens in the league. Horse trading na lang ang nangyayari pagdating sa mga players. Sila-sila na lang ang lumalakas. For example, si Robert Bolick ba makukuha namin yan? Or si Jamie Malonzo? Hindi siyempre. Mapupunta lahat sa San Miguel yan. Instantly, they become stronger. Kami, unfortunately, we have no means to do that. What can I work English? How about train ng bata? Can you offer what San Miguel and TNT can offer when he becomes a free agent? Siyempre wala na. Kung offer ng 800,000 a month yan, o kahit 1 million a month, wala pa sa kalahati ng maximum salary ng PBA. Ito talaga eh. Talagang walang preno-preno yung mga binibitawang salita ni Coach Yenggeo eh. Ganito yung dapat na nagiging commissioner ng PBA. Yung may balls, yung may yag-bayag-bayag, hindi yung puppet, di ba? Sinabi din ni Coach Yeng na kahit sa semifinals nga, ang hirap ng pumasok. To reach the top 4, you must bump off some of the well-financed teams with access to talent, not only from their own backyard but also from other teams. What can I write English? Ngunit klinaro ni Coach Yeng na ang lahat ng sinabi niya ay hindi dahil sa bitterness sa mga pangyayari sa kanya at sa NX, ngunit dahil sa layunin itong magdala ng panibagong kampyonato sa bayan ng Ross. Kahit na sa panahon ngayon ay medyo mahirap na makapagkampyon ang isang independent team. Ito na naman, English na naman, sasabihin ni Babalu, huwag ka na mag-English. Ito yung nakalagay. Madal-dal ka eh. Ayon din kay Coach Yeng ay the challenge is how to formulate a winning team with all the odds stacked against you.
You have to rock your brain to be able to do that, and you have to work 5 times harder to win compared to an SMC or MVP team. Walang intindihan ito, pilipitan dila nito. At paano nila ito gagawin? You have to build character. You have to find players who will be looking out for each other. You'll certainly be lacking in talent. Find a way to compensate. Build a real team. That's our goal right now here at Rain or Shine. Hoy! Natutulog ako! Nagising ako sa mga radyo! Walang intindihan ito, pilipitan dila nito. So ay nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pakilike mo naman ang aking Facebook page, Marl Hoops. Pakifollow muna din ako sa aking TikTok account. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye-bye.